Team Sally. Pagsisirbihan ka. Team Sally sa 2013. Para sa pagbalik. All right, mga dugang maray na aldaw sa Enoga Boss, special edition kang sa tuya pong pagkikipagulay sa kunya ng pagka-aldaw, no? Iwa kita ki very distinct guest mo niyan, Bobby, na pagka-aldaw. And it's an honor and privilege for us to have this one-on-one kasarupo na pamuso na tao na sa pangarap ko lang yun ay gustong maka-one-on-one. Pero at this point in time, mga tugang, ang sursugon, makakadao pang palad natin ang president po ng Philippine Olympic Committee, ang congressman po, mga tugang, na pinagpipitagan duman po sa sidang lugar. Congressman Piping Cuangco. Sir, magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman po sa inyo lahat na mga kababayan ko nakikinig. Welcome po sa aming lalawigan sa sursugon, sir. Thank you. I'm very happy to be here. At alam nyo, magmula pa nung panahon ni Cory, isa sa mga region ito na kinikilala ni Cory dahil dito nung siya lumaban, isa sa mga talagang nagbigay sa kanya ng malaking tulong nung kanyang kandidato. Ayan, napakagatapot na banggit ni Congressman yung kanyang kapatid at iniidolo po ng lahat. Sa ngayon po, actually, napakarami pong gustong pag-usapan, pero request ni Governor Rauli, tatlong mahalagang dapat pag-usapan. Dahil nandito po sa likuran namin si Governor Rauli, siguro baka pwede ko magtanong muna, sir. Sabi po, 1985, kung hindi po ako nagkamali, 1985 or 1986 po kayo nagkaroon ng mahalagang inkwentro with Governor Rauli, sir. If I'm not mistaken, ito po isang pagkakataon na kung saan ay parang may hinihiling kayo kay Governor Lino na suportahan, tapos parang tinundown kayo ni Rauli. Kayo ba hindi nalungkot to na may sinasabi nung sa kwento-kwento ni Governor sa amin? Alam mo, ang natatandaan ko lamang ngayon yung aming samahan ni Governor Rauli. Dahil yan eh, matagal na ito samahan na ito, panahon pa ni Ninoy. Okay. Kaya talagang isa sa mga politiko dito sa buong Pilipinas na ako'y yan eh, siyang kinikilala kong tunay na nakasama at kaibigan. Ayan, it's an honor for Sorsogon Province, mga kababayan. Sabi ni Congressman Piping, si Governor Lee ay isa sa kaibigan sa buong Pilipinas. Eh. Yes. That's right. Because there are very few of them. Yung bang na tumagal ng ganito, na panahon pa ni Ninoy at saka pagkatapos yung, alam mo naman, lalo na nung nakulong si Ninoy at Marcelo, marami din sa ating mga kaibigan na medyo natakot magpakita, natakot na mag-i. Pero ilan-ilan yung mga talagang mga tunay na alam natin na talagang marunong kumilala ng mga pagkakaibigan, pagkasama. Ayan, yun yung tinatawag, sir, na na-mention mo na yun one time, politics, friends beyond politics. Well, pag-usapan mo natin, Congressman, kayo po yung napaka-active sa sports. Ano po ka-importante na ito po, kahit tumatanda na ako kayo, hindi ho talaga kayo umaalis sa ganong klaseng larangan? Alam mo kasi, maraming hindi nga itindihan ang anong ibig sabihin ng sports sa ating bansa. Kasi itong Philippine Olympic Committee, no, kami ang kinikilalang grupo ng International Olympic Committee, na kaya ang POC, Philippine Olympic Committee, kami ay may dala ng bandera ng International Olympic Committee. Ay isa sa mga bagay na trabaho namin ay para magkaroon ng pagkakataon ng mga kabataan na maglaro at magkaroon ng experience sa mga sports, no? Kasi some 2 or 3 years ago, nagkaroon ng survey dito sa ating bansa. And dumarapan sa survey, less than 4% ng ating mga kabataan ay naglalaro ng sport o nag-i-exercise. Eh, siyempre, maski pa paano natin isipin, anong klase mga future citizens are we growing if we don't take care of these people are grown properly with exercise and yung physical. Kasi pang ang physical condition nila hindi maganda, pati mental condition nila apektado din, ano. Kaya ito ang tinatrabaho namin, at
this particular term under the presidency of President Pinoy, inumpisa namin yung tinatawag na Batang Pinoy at saka yung National Games. Diba? Para dinadala na namin sa mga probinsya ang mga laro para makita ng mga ating mga kabataan. Kasi pagpasyal ko sa mga question na gano'n, nadidinig ko yung mga kabataan, sasabihin nila, ay ganyan lang pala, kaya rin natin yan. Yun ang gusto namin mangyari na. Kaya mabuti naman, marami naman mga LGUs na mahilig din pala. Question lamang sa kailangan lamang magkaroon sila ng GIA, yun naman ang binibigay namin. Kaya, that is the sports in the country. Opo, you're the president of POC. Ano po ang tsansa ng Pilipinas doon po sa Olympic gold number? Or any Olympic Games na tinatarget mo niya? Well, alam mo ha, especially after the London Olympics, nakita ko talaga, hindi na tayo mananalo kung ang ensayo natin at preparasyon natin sa mga ating atleta ay pareho pa rin at hindi nagbabago. Kasi isa sa mga nabigit sa akin ng isang mga kaibigan natin sa ibang bansa, sinasabi nila, ngayon ang mga atleta hindi tumataas ng 7% body fat. Kaya if you had the chance of watching the London Olympics at nakita sa TV, talaga wala na yung mga muscle bound, yung bang mga nung araw na kakala mo parang mga pang model eh. Ngayon wala na yun, mga puro slim at trim lang talaga mga atleta in all aspect. Kaya ang aming binag-usapan na ngayon sa Philippine Olympic Committee, babaguhin na namin starting hopefully next month, the middle of next month, umpisa na namin ng mga ganong klaseng conditioning. Ibig sabihin yan, ang ensayo ngayon is only strengthening body movements that is needed for your sport. Ganun na ngayon ang sistema. Whatever it will take para lumakas ka dun sa kailangan mo lamang para sa sport mo. No? Pagkatapos niyan, yung nutrition ang importante. Kasi ang nutrition, hindi lang pwede yung protein ka mo, carbohydrates, or fats, or ganito. Conditioning. It is the combination eh. It is the combination of this food stuff that will result in that 7%, less than 7% body fat and also strength, no? Eh, itong kombinasyon na ito and the timing of the food. Hindi pwede yung kamo tama yung almusal, tama sa pananghalian, tama sa hapunan. Apparently, yung ensayo mo at yung kain mo, dapat may timing yan na tama. Well, mga tugang, nagkaigwa kita kay mga ideya, no? Hindi lang pala ito laro lang kagad. So there should be the so-called preparation na congressman. Alam mo, we will be selecting about maybe almost 100 siguro ng mga ating mga top athletes at yung mga may potential natin for the Olympics. At yan, makakasali na rin yan yung mga bata, yung mga ating mga bata, mga prospect at may future sa kanilang sport, sa yun yung gagamitin na natin bilang ikukulong na natin yung mga yan eh. Para sa ganun na kumpleto yung kanilang pahinga, yung kanilang tutulugan, yung kanilang mga sustansya na mga additives nila, lahat yung kukumpletuhin na natin para. And ang usapan nga namin, nag-usap kami yung sending ko lamang ng mga leaders, other leaders sa Philippine Olympic Committee at saka Philippine Sports Commission na ito walang pilitan. Yun lamang mga atleta na gustong ganitong klase ng ensayo, ganitong klase ng preparasyon, ang kukunin namin. Maski na hindi silang pinakamagaling sa sport nila ngayon, baliwala sa atin yun. Basta iniisip namin, kailangan talagang ibigay nila todo-todo. Yun may nila may dedication and commitment ng atleta din sa programa ito. Mga tugang, so much with that, siguro we will be asking some idea siguro, no? Meron kasing napakagandang opportunity na itanong din natin to. Sabi ko na nga, sports, palakasan, politika, at iba pang isyu. But sir, magtataka siguro sila, ba't napunta kayo ng Sorsogon ngayon? Ano po ang isa sa pakay ni Congressman Piping Cuanto? Well, kasama ko yung aking may bahay, na okay. Si Tingting, na kumakandidato ngayon na para senador. Uh-huh. No, siyempre,
mas itong lugar nga ito, itong ating Bicol area, somehow I feel very close to the people here. Kaya hindi ako sumasama sa lahat ng lugar na pinupuntahan. Bicol lang, sir. Itong Bicol, isa sa mga una kong pinasyalan dahil marami akong mga barkada rito, in other words, na mga... sabi ko, kaya ang sinamantala ko na, sabay ako si Ting Ting, siya'y nandun po siya sa Legazpi, pero ko, papasyalan ko lahat yung mga ating mga dating kasama rito at mga kaibigan, tingin ko tulong. At alam naman nila siguro dahil itong lakad ni Ting Ting ay hindi, kami naman sa pamilya namin, hindi naman kami sa politika for any other reason eh. Opo, opo. Kami talaga, we approved already from the beginning, public service kami. Mm-hmm. No, bakit kaya tatanungin ninyo, bakit naisipan ni Ting Ting kumandidato senador, no? Ang number one consideration ni Ting Ting talaga is peace and order. Kaya nung there was a time na si Ting Ting gusto sana maski tumakbong vice governor ng Muslim Mindanao sa ARM, no? Mm-hmm. Kasi iniisip niya kanyang buuin ang peace and order dun eh. Sa Mindanao. Oh, because ang proof niya dyan is na nung panahon ni Cory, nung presidente si Cory, talagang if you will recollect from 1986 hanggang katapusan ng term ni President Cory, no? Mm-hmm. Wala tayong narinig na kidnapping dun o patayan o encuentro, tahimik na tahimik doon. And this was due to the fact of the presence of Ting Ting in Muslim Mindanao. Uh-huh. Kasi hindi naman tayo, hindi naman sa ano pa mang bagay, dahil parang they found in Ting Ting somebody they could run to, nagpakikinggan yung kanilang mga daing, pero not necessarily na ibibigay lahat ang gusto nila, pero at least napapakinggan ang kanilang mga problema. Kaya, inisip ni Ting Ting, alam nyo, siya ay nangyaral sa NDCP, National Defense College of the Philippines. Mm-hmm. 8 taon din siyang naging presidente ng Philippine Public Safety College. So, marami na siyang nakita ng mga bagay na iniisip niya kung siya ay magiging senador. Mm-hmm. Marami siya may igagawang paraan na para magkaroon siya ng mailakad din niya yung kanyang hangarin na yung ni makapag-develop ng magandang peace and order dito sa ating bansa. Sir, talking of peace and order, actually siguro mas maganda pong ma-connect yun dahil napakarami pong hindi alam kung anong ginagawa ni Madam Ting Ting Kwan. Hindi talaga po alam na yung pala, napakalawak to, napakalaki para sa, hindi lang sa Mindanao, but we are talking of the entire country. Yeah. Well, yung nga, nasabi ko sa iyo, she was president of the Philippine Public Safety College. 8 years din siya naging presidente niyan. Unfortunately, she had to give it up dahil naging presidente si Ninoy, Ninoy. Alam naman ninyo, yung kamag-anak, pero ang delegadesa, nag-resign na siya. Hindi naman siya tinanggal ni Pinoy, pero nag-resign na siya para wala na lang masabi tao. Pero ganun pa man, talagang hindi niya matiis na hindi ituloy yung kanyang programa. Dahil alam mo yung programa niya, no? For the first time, marami siya mga inimbita mga pulisiya sa abroad na inimbita niya para maibigay yung experience nila sa kanilang mga syudad para maituro sa ating mga opisyalis natin na magiging opisyalis ng mga pulis. And many other aspects of the police force na kinakailangan, siya mabubuo yan kung iniisip niya pagka siya naging senador na mabubuo niya yung talagang mga kompleto niyang plano. Bago po itong pagtakbo na senador or congressman, ano po yung binabalak niya? Kasi meron pong nagtatanong, bakit hindi po kayo ang tumakbo po, senator? Well, alam mo, ako naman, ang role ko, para sa akin, napaka-importante din ang sports eh. Okay. You can't imagine ang kung pakiramdam ko pagka nakikita ko yung ating mga atleta ay nagpapanalo, no? Yung pagka tinutugtog ang ating national anthem, pag dinasang ating bandila sa mga ating laban. Lalo-lalo na, pagka nakita mo yung ating mga kababayan sa mga nilalaro namin, di marami mga overseas workers doon, ano? Natatandaan ko nga nung naglaro kami sa Qatar, eh. Nung
nag-umpisa, siguro nakaka-apat na araw na, wala pa kami isang medalya. Nilapitan ako ng mga ating mga kababayan. Sir, hindi ba tayo mananalo mas isang medalya, no? But in the end, nanalo tayo, nag-gold tayo at lahat. And you can see the faces of our kababayan. And, you know, it means an awful lot. Ibig sabihin, yung bang pagtingin ng mga ibang mga bansa sa Pilipino, may iba pagka nakita nila yung mga atleta natin. Mm-hmm. Ganun din pala, kaya rin pala talunin yung mga atleta nila. In other words, tinataas din natin ang... Kaya hindi nyo po maiwan yung there is and what I see here, no, alam mo, ako'y bukos sa Philippine Olympic Committee, no? Uh-huh. Nag-presidente din ako ng Golf Association. Uh-huh. And nung nag-Golf Association president ako, nagpanalo rin tayo. Nag-presidente din ako ng Philippine Junior Bowling. Uh-huh. Nagpakita rin tayo ng maganda sa international competition. Uh-huh. Naging presidente din ako ng Equestrian. Kaya, no, ako ay inimbitan ng mga ating kasamahan sa mga sporting community na ako naman daw ay subukan magpresidente. Uh-huh. Akala ko naman yung magiging presidente, parang yung matiga-diskurso lamang at saka tiga-cut ng ribbon. Pero lumalabas na napaka-importante pala ito. At ngayon, lalo na sinabi ko sa iyo, yung National Games namin at Batang Pinoy, how much it is less important. Ano? Lalo-lalo na, alam nyo, siguro nababasa nyo sa pahayagan na kinakatsawan tayo dahil bakit ganito lang medalya natin, bakit ganito tinatapos natin, ano? Para maintindihan lamang nyo ng konti, no, ha? Itong Southeast Asia lamang pag-usapan natin. Opo. Ang budget ng Singapore is 4 billion pesos in one year. Mm-hmm. Sa sports, no? Sports nun. Thailand, ang Malaysia, mm-hmm, ang Indonesia, ang Vietnam, puro over 3 billion pesos ang budget niyan, no? Sports. The sports. Ang Philippines, 700 million eh. Aray ko. No? Pero, ganun pa man, nagpapanalo tayo. But then, ang gusto ko lamang, kaya wala akong pinaliliwanag. Kasi, ngayon na naglilinis kami, no, ha? Gaya niyan, napakiusap tayo sa Sisip Gores and Belayo. Lahat ngayon na National Sports Association, ang kanilang programa every year will be audited by Sisip Gores and Belayo para mapakita natin sa ating mga kababayan na ganito na pupunta, sana pupunta mga ating ginagastos. Noong isang araw, isang linggo, nandun kami sa chairman ng Commission on Audit para hiningi ko sa kanya at kasama ko yung chairman ng Philippine Sports Commission, ano bang magandang paraan, aming sistema, magagawa namin para hindi kami nagkakamali ng technical at para siguradong makikita ng mga tao na ang mga sports ang pering nakatatanggap nila na nagagastos sa tama. Kasi hindi, alam ko naman, hindi makakaya ng gobyerno na lahat ng kailangan namin ibibigay nila. Mm-hmm. We have to depend on also on the private sector. And the only way that we can ask the private sector to support is pinakita natin sa kanila na yung pera nilang tinutulong sa atin ay nagagastos ng tama. Opo. Mga tugang, nice lang namin ipaalam sa inyo, sir. Palagi kayo na ikikwento ng aming gobernador dito sa Lalawigan. Sabi ni Governor Lee, kayo lang ho ang parang kinikilala niyang boss sa politika. At pagdating sa ganun, kayo po, pagka politika ang pinag-uusapan, palagi ho kayong kinukonsulta. Well, alam mo, mahaba na yun. Kasi sinasabi ko nga sa iyo, no? It is not only politics. Eh. Yeah, okay. This is a grouping of people that are devoted, dedicated to public service. Uh-huh, uh-huh. Because for me that is important. Kapag kalokohan na sa akin, ano, ha? Kami, pamilya namin, pwede kong pagmalaki. No? Uh-huh. Pamilya namin pumasok sa public service, hindi kami lumaki, lumiit kami. Sa aming public service. Kaya talaga na-idolize kayo ni Gob. Hindi yung kamul. Kami pumupasok sa politika para magpayaman pa. Dahil ang buong pamilya namin ay kami, malaki na ang utang na loob namin, ang pasasalamat namin sa Pakainong Panginoon na binigyan kami ng napakarami na hindi tinatanggap ng karamihan ng Pilipino. So yeah, kami, if ever given an opportunity, we would like to serve. And at the moment, meron kami mga gagawin na iniisip namin, kaya namin gawin. Kaya huwag na natin. Huwag magsayang panahon. Ako,
I'm already 78 years old. Okay. No? Itatanong ko sana sir eh. Okay. Ayun, but maski pa paano, iniisip ko, malakas pa katabang ko, nakakapaglaro pa tayo ng goal, no? At saka, ang akin ang pag-iisip, may maliwanag pa. So, ang akin na lamang, iniisip ko, siguro, kwan yan eh, meron pa tayo, meron pa pagagawa sa atin. Eh, ganun din naman siguro may bahay ko, no? Kaya, nung nag-isip kami kumandidato, ituloy na. Pero isang bagay lamang, ano ha, na pinag-usapan namin mabuti. Kami, magkakampanya, pero hindi kami gagastos ng malaki. Dahil yung usapan namin, paano tayong gagastos ng malaki? Sabi natin, no, kaya naman ninyo, kaya nga namin. Pero kung kakayanin mo, gagastos ka ng malaki, baka magkaroon pa naman pagka naupo ka na, gusto mong bawin yung ginastos mo eh. No? Kaya ito, pag si Ting Ting ay nanalo, naging senador, the way we handle the campaign, for me, we will be sending a trend eh. Mm-hmm. Na hindi kailangan na ganung klaseng salapi para makasilbi ka. Gadaanan lang natin. Well, because maski pa paano naman, ang asawa ko, naging gobernador naman ng dalawang beses. Opo. Nung gobernador naman siya sa Tarlac, na number one kami sa rice production in the whole Central Luzon. No? Mm-hmm. Kagawa niya yun. No? At yung ganung servisyo, pwede nang gaming kasangkapan na hindi siya basta-basta papasok sa Senado para lamang magkaroon ng titulo. Pumapasok siya diyan para sa ganun talaga, maituloy yung kanya. Kasi meron mga master's degree yan, dalawa tayong doctor's degree. In other words, she is very qualified. Okay. Yung lamang, walang maraming arte, walang maraming publicity sa mga ginawa niya. Puro ang kanyang satisfaction niya, yung nagawa niya, natupad niya yung kanyang programa. Alam niyo sir, napakaganda, nabanggit niyo po yan sir, kasi meron po mga bagong tubo ngayon ng mga politiko na nagsasabi na yung mga matatanda na dapat daw magpahinga na. Eh ngayon, naririnig ko sa inyo, we still need wisdom coming from leaders like you. And,